At ito na nga po, dumating na yung binili ko online na scooter. Tara, samahan niyo po ako i-unbox ito. Binili ko po ito para kay EJ kasi malapit lang naman po yung school na pinapasukan niya. Mga 2.5 kilometers lang po and 6 minutes lang naman kapag minumotor. Kaya tingin ko po kung ganito yung gagamitin niya, abutin lang naman ng 30 minutes. Ang sitwasyon kasi pag pumapasok siya, hinahatid siya ni Juicer ng nakamotor sa umaga. Pero pagdating ng uwian sa tanghali, magta-tricycle na po siya. Madalas po kasi hindi siya nasusundo ni Juicer pag may pasok sa trabaho si Juicer. Yung tricycle po kasi special po pag galing dun sa school, diretso po dito papasok sa subdivision, nasa 70 pesos po. Pauwi lang po yan, kaya si Juicer talaga gumigising pa po ng maaga para lang maihatid siya ng nakamotor para medyo makatipid kami ng pamasahe sa umaga po. Plus, bibigyan ko pa po siya ng pocket money na 30 pesos para pag may nagustuhan siya sa school na iba pang pagkain, ay makakabili siya kahit lagi ko siyang pinababauna ng juice at ng biskuit. Kaya malaki po talaga ang gastos pag pumapasok kasi pamasahe tsaka baon talaga. Yung pocket money niya, hindi naman madalas ginagamit niya eh. Kaya yun, ang sabi ko sa kanya, ipunin niya lang. Para at least natututo na siyang mag-ipon kahit bata pa lang. Pero si Ayesha, baon lang po talaga yung dala niya, hindi ko siya binibigyan ng pocket money. Kasi 6 years old pa lang naman siya. At ito na nga po, para maiangat to ay kailangan po nating i-pull itong block na to. Yan, hanggang sa makarating sa butas po na ito. After nyan ay kailangan po nating ilaki to. At pag nahigpitan na po natin yan, ay dito naman po sa may kanan, ay ilalak rin natin, ibaba po natin tong lever. Kailangan po natin higpitan yan para hindi po basta-basta umangat dun sa butas once na ginagamit na po natin itong scooter. Pagdating naman po sa handle, ay ipasok lang po natin ng ganito. Then, ishoot po natin dun sa butas yung bronze po na yan. Ganun rin po dito sa kabila. Para naman po sa height, ay may tatlo po tayong pagpipilian para i-adjust. Kung ipapark naman po natin ay mayroon po itong stand dito sa baba. At ganito naman po pag i-disassemble na natin. At kung kanina naman po ay hinigpitan natin ito, ngayon po ay luluwagan natin ito. Para maiangat po natin doon sa butas once na pinul na po natin itong block. Then sabay po ibibend natin itong body. At yan po ang ayos niya kapag nakabend na po siya. May kasama na rin po pala itong portable screwdriver and Allen wrench, pinaka repair tool niya. Kasabay po nito ay binilhan ko na rin po siya ng helmet. Ang pinili ko po yung may kasama ng shades para po may protection, hindi lang yung ulo niya pati yung mata niya. Maganda po yung quality niya tsaka magaan lang po, hindi daw po masakit sa ulo sabi ng anak ko. Komportableng komportable daw po siya. Then ito pong shades ay madali lang po ikabit kasi di-magnet po siya. Kaya ilalagay lang po ito, then kapit na po ito. Sobrang dikit po nung magnet kaya hindi po siya basta-basta natatanggal. Yung scooter po, binilhan ko na rin po pala ng shoulder strap para mas madali po siya mabitbit. Sa mga interesado rin po mag-avail ng mga ito, ay i-click nyo na lang po yung link sa description box. Then pag open po, ay i-click nyo po yung yellow bag icon. At saka po kayo pumili ng product, then add to cart po. That's all guys. Thank you for watching. Hope to see you again on my next vlog. God bless everyone.